Biba la Birhen! Taon-taon bago simulan ang pilgrimage season, ang ahunan sa Antipolo, tuwing buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo, tayong lahat ay bumababa sa Quiapo kasama ang mahal na Birhen upang ganapin ang Walk for Peace o alay para sa kapayapaan ng buong mundo at ng ating bansa. Matapos ng 3 taon, muli nating ibabalik ang napakagandang tradisyon na ito. At dito rin ipinapakita ang napakalapit na ugnayan ng simbahan ng Antipolo at ng simbahan ng Quiapo. Sapagkat magkalapit, magkataling puso ang mag-ina, ang mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting pagalakbay, ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayong taong ito, bababa ang mahal na Birhen ng Antipolo sa April 29 ng umaga alas 7 pagkatapos ng alas 6 na misa. At siya'y tatanggapin ng mga taga-Quiapo sa pamamagitan din ng banal na misa sa Minor Basilica ng Quiapo sa ganap na ika-10 ng umaga. Mananatili doon, mga kapatid, ang mahal na Birhen sa piling ng kanyang anak na si Jesus. At pagdating ng gabi ng April 30, magdiriwang tayo ng banal na misa sa ika-6 ng gabi sa Quiapo upang magdasal para sa kapayapaan ng buong mundo at kapayapaan ng ating bansa. Pagkatapos po ng banal na misa, tayong lahat ay magsisimula ng maglakad papuntang Antipolo. Tayong lahat kasama ang mahal na Birhen ay magsasakripisyo, magdarasal, mag-aalay ng ating mga lakad para sa kapayapaan. Ito na ang taunang Walk for Peace o alay lakad para sa kapayapaan. Ang gawain ito ang hudyat na lahat ng daan, lahat ng mga tao ay paahon papunta sa Antipolo. At kaisa niyo ko, lalo na't ang bawat deboto ay bisita, sapagkat sa pagtanggap sa mga manlalakbay, ito ay ginagawa natin bilang bahagi din ng ating debosyon sa ating mahal na ina. At kaisa niyo po ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, dahil kami rin ay mga deboto ng mahal na ina. Kami rin ay magiging bisita at damang-dama naman namin po sa mga nakalipas na mga taon ang mainit at marubdob na pagtanggap ng mga taga-Antipolo, hindi lang sa taga-Quiapo, kundi sa lahat ng mga deboto mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga kapatid, samahan natin ang Birhen ng Antipolo sa pagbaba sa Quiapo at pabalik ng Antipolo. Alam natin na maraming kaguluhan na nangyayari sa mundo. Alam natin, mga kapatid, kapag walang kapayapaan, walang katahimikan, walang kasaganahan, at apektado tayong lahat. Kasama-sama po tayo, kasama ng ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, maglakad tayo, magdasal at magsakripisyo upang ang kapayapaan, si Kristo ang hari at prinsipe ng kapayapaan, ang maghari sa ating mga puso, ang maghari sa ating bansa at sa buong mundo. Nananalangin din po kami kaisa ninyo upang maging ligtas, maayos, mapayapa at higit sa lahat, mabiyaya ang panahon na ito ng pilgrimage sa Antipolo. Inaasahan po tayong lahat ng mahal na Birhen. Magkita-kita tayo sa Quiapo, papuntang Antipolo. Kaya pagpalain nawa tayo ng ating mahal na pong Jesus Nazareno at patuloy tayong gabayan ng ating mahal na ina. Viva la Virgen! Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno! Music.
Magsitayo po ang lahat. Lak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagilang sa tibos niyang bayan, nagpupuri mga inilang siyang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Saan kami tutungo? Tanong ng mga apostol. At ipinahayag ng ating pong Jesus Nazareno na siya ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Naway sa ating paglalakbay sa buhay ay siya lamang ang tunguhan natin bilang tanging landas natin at hindi mapalayo o maiba ang ating daraanan. Naway matungo tayo sa huli, pabalik sa Diyos Ama. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Hesukristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayanan naway laging magalak sa pakikiisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nangangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka at ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron
at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hope naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin, usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawanggawa. Nang mga araw na iyon, siya ay nagkasakit at namatay. Nang mapunasan ng bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Hope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong siya'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo na makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay pa. Nabalita ito sa buong Hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, ano ang aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, ano ang aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwing nang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Magsitayo po ang lahat. Oh, Alleluia, Alleluia, oh, Alleluia. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaruroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ako sinabing walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula noo'y marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Patungo ba ang buhay natin sa ating poong Jesus Nazareno? Sa atin pong mabuting balita ngayon ay nakasaksi po tayo ng paghahati ng mga tagasunod ng ating poong Jesus Nazareno. Sa isang banda, may mga hindi makaunawa ng kanyang itinuturo, kaya naman, nais nilang lumisan, nais nilang magkaroon ng ibang landas dahil nga hindi maunawaan o hindi nila matanggap. Subalit sa kabilang banda, matapos marinig ang lahat ng sinabi ng ating poong Jesus Nazareno, no, yung mga nauna pong pagbasa natin noong mga nakaraang araw bilang tinapay ng buhay at nagbibigay buhay, may mga nanatiling tapat. Katulad na lamang ng mga apostol, katulad na lamang ng mga sumunod sa kanya hanggang sa kahuli-hulihan. At kung may pagkakaiba po ang dalawang pangkat na ito, maaari pong bigyan natin yung buong pusong pagtanggap sa pananampalataya sa ating mahal na poon. Ibig sabihin, yung mga nananatili ay siyang tinanggap kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa ating poong Jesus Nazareno, na hindi lamang sa salita, hindi lamang sa literal na pagsunod, yung sumasama sa Kanya, nagpapagaling sa Kanya, pero higit sa lahat, bilang mga ipinadala na maging saksi ng pananampalataya. No? Dahil ang pagtanggap sa ating poong Jesus Nazareno bilang tinapay ng buhay ay pamumuhay ng may pagbabahagi ng tinapay na ito. Kaya naman ito rin ang tanong sa atin, saan tayo tutungo? Mananatili na lang ba ang mga dasal natin sa ating mga salita? Mananatili na lang ba ang pananampalataya natin sa isip at hindi sa gawa? Mananatili na lang ba ang pananaw natin sa Diyos bilang tagapagkaloob ng panalangin, tagabigay ng kailangan, pero tayo hindi natin ginagawa yung parte natin? Hindi nagiging buhay ang pananampalataya sa ating ugali, sa ating pag-iisip,
sa ating mga kilos, sa ating mga pag-uugnayan. Mga kapatid, pinapipili tayo ngayon. Aalis ba tayo? O mananatili tayo at magiging tapat sa Diyos sa pamamagitan ng isang buhay na pananampalataya? Isang pananampalatayang nakikita na dapat maging biyaya dahil tayo'y biniyayaan. Dapat maging mabuti, mapagmalasakit, makatarungan. May mabuting pananalita, may mabuting pagkilos. Dahil yun ay ginawa ng Diyos sa atin mismo. Sa ating pagkamakasalanan, binibigyan tayo ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, panlimang pagkakataon at higit pa. Binibigyan tayo ng pag-asang mabuhay sa araw-araw. Sana'y maging tanda rin tayo na ang mga, na ang iba ay maging o magkaroon ng pag-asa sa Diyos. Ito po ang pagpananatili sa landas. Ito po ang pagsunod sa Panginoon. At hindi maaari na sa isang banda yung ating paniniwala eh matatag, pero hindi nakikita sa pagkilos at paggalaw. Kaya naman sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, iyon po ang ating ipagpanalangin. Sa unang pagbasa, nakita natin si San Pedro na talagang naglakbay at nangaral sa pamamagitan ng salita at gawa. Nagpagaling, nakinig, nangaral. Gayon din sana tayo sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya hiling natin ang biyaya na sana'y maging laging buhay ang ating pananampalataya, na sana'y sa ating pagkatao ay makilala ng lahat na totoo at buhay at mabuti ang Diyos na ating sinasampalatayanan. At sa pagsimula ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili, paano nagiging buhay ang ating Kristiyanong pananampalataya sa iba't ibang sulok ng ating buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, muli kang nabuhay para sa amin, maawa ka sa amin. Magsitayo ang lahat. Inihahatid sa atin ni Kristo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at tayo ay sumasampalataya. Bunga ng pananampalatayang ito, may pagtitiwala tayong magsumamo sa ating Ama sa Langit na dinggin ang mga panalangin ng pamayanang ito. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan, naway walang patid na magsikap na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Atin nawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig na nananatiling presensya ng banal na sakramento, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot na nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga namayapa naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na sa kanilang paglilingkod ay nagpapakita ng katapatan sa ating Poong Jesus Nazareno.
Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay. Wala kaming patutunguhan kundi sa kanya. Iniaalay namin ang aming mga panalangin sa ngalan niya na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Mahal na Diyos, inyong tanggapin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap ng paghahaing nagdudulot kaligtasan upang kaming nakabatid sa kanyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, ikinagagalak naming may mga banal na tao na natalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo. Upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwang manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kaming makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Catalina ng Siena, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nananahan
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan, na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen Maria ng Antipolo dito po sa ating simbahan ngayong araw na ito. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverendo Padre Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Linggo, April 30, 2023. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Reverendo Padre Reynante Tolentino, rektor ng Antipolo Cathedral, at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinaalhanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na Itim ng Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway iyong pagbigyang dito ay makapakinabang ng pag-iral kailanpaman sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutang may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal kanya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati.